So, welcome sa Short Stroker Channel. Gusto mo bang bumili or kukuha ng Repossed na Raider 150? Ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong tingnan at malaman? At ano-ano ba yung mga problema na kakaharapin mo kung mapapasayo na yung unit? Yun ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon as detailed as possible. So, bago natin simulan tong video na to, make sure na click mo na yung like, click the subscribe button at notification bell para updated ka sa bago kong upload. So ano bang ibig sabihin ng repossess motorcycle? Ang repossess motorcycle po ay ito yung mga motor na di nakatapos sa payment contract o sa madaling salita sinauli o hinatak ng motorcycle dealer at muli nila itong binebenta sa murang halaga depende sa kondisyon ng motor. Meron tayong 7 disadvantages for buying or having repossess Raider 150. Unang-una, kadalasang repossess unit ay biktima ng parts swapping. Ito yung mga stock parts na binibenta ng unang may-ari at pinalitan ng mga stock parts ng mga luma o sirang mga parte ng motor kagaya ng muffler, headlight, body cover, fairings, digital panel, cowling at kung ano-ano pa. So pangalawa, merong mga repossess unit na nabuksan na yung makina. So ito yung mga palatandaan na nabuksan na yung engine. Unang-una tingnan nyo yung base gasket. Dapat sukat na sukat ito at walang palatandaan ng mga gasket sealant. At especially walang oil leaks na lumalabas dito. Kagaya nito, hindi sukat yung base gasket natin dito. Kung mapapansin nyo, hindi talaga siya sukat. So pangalawa naman ay itong head gasket. Dapat makapal ito at hindi kasing nipis nito. Pangatlo, mga tool markings sa bolt and nuts. Kagaya nitong engine cover natin. So kung mapapansin ninyo, itong bolt na to, yan, ay meron siyang tool marking. So, ibig sabihin ay nabuksan na po ang engine cover na to. So, isang mga palatandaan din natin ay ang engine support. So, walang mga tool marking sa bolt na to. At especially, walang pinturang natuklap sa paligid ng bolt. Dahil kapag mayroon pong ganito, ay posible pong binaba na po itong cylinder head. Isa din sa mga palatandaan ay itong allen bolt ito sa top cover, so dapat walang mga tool marking na makikita dyan. So pangatlo, hindi nakapangalan sa iyo yung unit at nakapangalan ito ng unang may-ari. Minsan may encounter tayong checkpoint na stricto itong tinatanong gaya ng authorization letter at posibleng maging abala sa iyong biyahe. Sa pag-renew ng motor ay kinakailangan mo rin ng authorization. So, hassle. At kung mapapasayo na itong unit, ay kailanganin mo rin na i-transfer sa iyong pangalan. So, gawan mo ng panibagong deed of sale galing sa unang may-ari at i-transfer sa iyong pangalan. So, isa po itong mga additional po na abala sa atin kung bibili tayo ng repossess na motorcycle. Pang-apat, hindi natin alam ang history ng motor. Kung paano ito ginamit ng unang may-ari. Kung gaano ito kabugbog. Especially kung ang may-ari ay membro ng Raiders Club at nirarides ng mga malalayong lugar. Hindi rin natin alam kung tama ba itong nalagaan o nabibreak in ba ito ng maayos. O di kaya, nung unang may-ari ay pilit inaabot yung top speed ng 160 kph at kung ano-anong kalukuhan na lang yung nilalagay at hanggang nasira at binalik sa motorcycle dealer. Panglima,
Merong mga repossessed unit na kung tawagin natin ay back to stock. Ito yung kinargahan ng engine upgrades, kagaya ng burak, racing cams, bawas gasket, para kuno kay kong, at port and polish, stroker pin, at ang ending, nagkaroon ng problema, binalik ang stock parts at sinuli sa motorcycle dealer. Pang-anim, merong mga repossessed unit na halos kapantay ng brand new price. Alam mo kung bakit? Dahil bago nila ibibenta ay nire-review nila yung unit, especially kapag ito ay presko pa, hindi pa nabuksan yung makina at wala pang isang buwan ay sinuli na ng mayari. Complete pa at urig pa yung mga parte. So, ibinibenta nila ulit sa di kalayuan na presyo. Ano ka, siniswerte, halos brand new na unit, ibibenta nila ng mura. It's all about profit. Di yan sila nagbibenta ng palugi. Pang-pito, kadalasang repossessed unit ay mura ang presyo dahil sa mga disadvantage na nabanggit ko. So kung ikaw yung tao na sasakay lang at kung merong sira ay diretso sa motor shop para ipaayos, I told you, much better na bibili ka na lang ng brand new. Dahil sasakit at sasakit talaga yung ulo mo dito. Ako, debiro ang pinagdaanan ko sa motor na to. Para lang mapatakbo ko siya ng matino at maayos. Dahil halos lahat ng stock parts nito ay napalitan ng luma at yung iba halos sira na. Halos dumating na rin ako sa punto na isusuli ko rin ang Raider 150 na ito. So FYI nga pala, ang monthly amortization ko sa Raider 150 na to ay 2,020 pesos kasama na doon yung rebate. Ang payment contract ko nito is 30 months, so halos kalahati yung difference sa brand new price. Yun nga lang, dahil sa condition niya ay naging mura siya. Pero kung ikaw naman yung tao na merong alam sa paggawa at merong knowledge sa motorsiklo, ay deserve mo ang motor na to. So before buying repossessed unit, busisiin nyo ng maigi at hindi kayo magsisi sa huli. So mga ka-readers, kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat sa panonood. God bless you po. Bye-bye.